Dios ay nagpapayaman at nagpapasalamat.
Gusto mong gumalit sa iyong karamdaman, pagkakalimit ka ng
him, number one, bunga ng ating mga pagkakasal. Nakakasal tayo. Number two, bunga ng ating paglabas sa natural law. Kaya, kunwari, alam mo ba sa pasahan ng pawis, nagpatuyo ka, o buhay ka talaga yan. Nagpagutom ka, kung saan ka talaga yan. Ito yung mga paglabas sa natural law. Number one, kasal na ka. Number two, isang buhing na kasatang ng mga karamdaman niya. Pero ano mga klase karamdaman ay kaya tayong pagalingin ng Panginoon. Amen? Katatawan natin ang Panginoon. Pero isang mirabi, sabi niya, nakasakit ng mga pao, lagi na lang nasakit yung mga pao, mahirap mo lumakang. E paano hindi sasakit daw yung mga paa niya? Kasi ay lagi lang siya. Hirap na hirap siya lumakang. Hindi niya mapipilit. Nakikinig pa po tayo. Kaya kailangan magbawasan ang tayo. Kaya minsan karami, mas natin yung mga pinipi o sa akin yung mga pangalala na yung mga. Eh kasi kain ang dyan eh. Kain ang kain ang sili. Isa sa uso ko sa patis, napapakano tuloy ng tayo. Labalaki tuloy yung dyan. Kaya natin, yung paa, hindi na kaya pinipitin yung tiyan, nakatayo mo na tuloy. E tama pa po ba ito? Number one, God's great love. Na pagalaman tayo ng mga kasalanan, mahal tayo ng Diyos. Amen! Number two, anong number two? God's great gift. Sino yung gift sa atin, Lord? Si Jesus. At anong po sabi mo? Hindi nagpilit na manatili na pantay ng Diyos. Siya ay nasang pangal sa inyo sa isang kanyang tao, nagkatawang tao ang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagkadyos. Oo, naging masunurin. Nakatawang siya bilang isang kalipin at napatay sa krusang labaryo para sa ating mga kasalanan. Sabi ng iba si Jesus tao lang. O sabi ng iba si Jesus Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. At sa kanyang mga nagkatawang tao ay binayaran niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Pinaginhawa tayo sa ating mga kahirapan upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Pinapatawa tayo sa ating mga kasalanan upang maranasan natin ang bagong buhay ni Kristo. Pinapagaling tayo ipinigin niya kanyang kahit sa isa. Pakisabi kahit sa isa. Alam mo, kung nag-iisa na yung kotse mo, ang hirap ipapigil yan. Sa totoo na, kasi nag-iisa na yan. Pag dalawa, ipagpipilihan ka pa, di ba? Ito na lang, medyo luma-luma na ito. Pag dalawa yung gamit mo, dalawa sa ipon mo, pwede mo ipapigil yung isa. Pwede mo piliin. Ito na lang, mas luma-luma. Pero kung isa na ang gamit mo, ang hirap ipamigay. Tama? E tama ko na rin. Pero ang iba ang Diyos. Yung nag-iisa niya, nakakasa-isa na lang ng Jesus Kristo, ibinigay niya sa usang kalbaryo para sa ating kaligtasan. Ganito ang pag-ibig ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? God demonstrated His love for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Romans 5:8, write it down. Write it down, Romans 5:8. God demonstrated His love for us. While
why we worry of sinners to die for us. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Marami ay namamatay para sa atin ang kalagilan. Pero namatay sa Jesus ang sa Calvario para sa ating mga kaaway niya kung tayo ang pagkakasalan. Kaya napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Sino ang magaling na mga mata? Yung grabe na magustod? Hindi. Ang magaling na mga mata, yung ipinapangaral niya ay totoo. Yes. Number two, ang ipinapangaral niya kung paano siya pinago ng Diyos. Amen? Yung totoo na naranasan niya ang pagbabago ng Diyos. Number three, yung ang pangaral niya yung hindi kahit sa kanyang isip o hindi kahit sa kanyang puso. Number four, yung pangaral niya ay sinasamahan ng kalakasan. Napapansin mo ang sabi ng 1 Korinto 1:25, bibihira ang mga pangangaral na talagang magaling. Tukod din ang mga pangangaral na magaling, mas marami hindi magaling. Ang kagalingan lang sa kanila, talagang sila yung nagsisi ng kasalanan at gagawin ng Lord sa Diyos. Amen! Pagkapakan natin ang Panginoon. Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa mga malamang tayong makasalanan, mahal na tayo. Number two, dakila ang regalo ng Diyos. Yung nagkakalaki sa isang anak ay ipinigay niya para sa ating kaligtasan. Tingin mo kayo sa ating paligid, ito na po mga magawakas. Ang magkusada, ang magligtas, at pag-ibadilas, magastos na nila. Totoo po yun. Punong-puno ng pagod, punong-puno ng sakripisyo, punong-puno ng pagpupuyak, punong-puno ng pagtitiis, punong-puno ng pagpatak ng luha. Yung iba ay hindi kumakain na galayuno. Yung iba ay hindi ang mananalangin para lamang sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Pero ang lahat ng ito ay hindi pwede ipagtali sa ginawa ni Christ sa krus ng Calvary. Nagiginip po ba tayo? Sapagkat hindi malaking halaga ang ibinigay niya para tayo maligtas. Ang ibinigay po niya ng mga minamahal ay ang kanyang buhay nung siya ay namatay sa krus ng Calvary. Masaya ako kung may nakikita ang mga naligtas. Amen! Bakit?
Kaya nasisi hangga sa lahat ng mga paligtas. Talagang hinihiling ng Diyos ang mga buhay. Kung hinihiling ng Diyos ang mga kasakyan, kung hinihiling ng Diyos ang mga talento, at ang inyong mga salami, huwag nyo ipagdagod sa Panginoon. Lalo na naman sa paglilitas ng maraming kaluluwa. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya alam mo, kung mamahal mo ka sa Diyos,
The doctor is out. The doctor
na ginamit na sa'yo.